the octave of Easter, and we have been hearing about appearances of Jesus to his disciples. So the other day, noong nakarang araw, narinig natin ang ating Panginoon na nagpakita sa dalawang disipulos papunta doon sa Emmaus. And they recognized Jesus in the breaking of the bread. And yesterday's gospel, we heard that Jesus, that these two disciples told about Jesus to the other disciples. And when they were talking about Jesus, Jesus stood among themselves and told them, "Peace be with you." And the disciples of Jesus were terrified. And today, my dear brothers and sisters, we have heard that it was the third time Jesus appeared to his disciples. Nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo, si kaila Simon Pedro at sa mga iba pang disipulos. Let us not forget, my dear brothers and sisters, bago tinawag ng ating Panginoong Hesukristo itong mga disipulong ito, sila ay mangingisda na. Bago sila tinawag ng ating Panginoong Hesukristo, ang trabaho nila ay mangingisda. So nung tinawag sila ng ating Panginoong Hesukristo, iniwan nila ang kanilang trabaho bilang mangingisda. At noong pinatay, hinuli, namatay ang ating Panginoong Hesukristo, nagsibalikan sila sa kani-kanilang mga trabaho. Kaya nga, noong nangisda sila, halangat wala silang nakuwang isda, nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo at sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na i-cast ang nets. And then the other disciple, a disciple whom he loved, said to Peter, sabi niya, noong makita niya na punong-puno ng isda ang net, sabi niya kay Pedro, "It is the Lord." So doon pa lang nag-sink in sa memory nila na ganitong-ganito ang karanasan namin noong wala din kaming mahuling isda. Ganitong-ganitong karanasan namin noong tinawag kami ni Jesus. Ganitong-ganitong karanasan namin noong nakita namin naging successful kami sa aming pangingisda. And then si Peter na-realize din ito na totoo nga, nakahuli tayo ng maraming isda because it is the Lord. My dear brothers and sisters, we can see, no? Jesus wants to be part of their lives. Jesus is interested with their lives. And Jesus is even concerned with their nourishment. Kaya nga, nung makita nila, meron doon charcoal, niyaya sila mag-breakfast ng ating Panginoong Hesukristo. And what is this to us, my dear brothers and sisters? The same is true. Jesus also wants to be part of our life. Jesus wants us to involve Him in our daily life. Because it is only when we involve Jesus Christ in our lives, we become successful in what we are doing. Siguro naman, my dear brothers and sisters, karamihan sa atin dito nakapagbakasyon noong Holy Week sa kani-kanilang mga probinsya. Nakapahinga. Kahit papaano nakapahinga kayo. Siguro pagbalik nyo dito sa Manila, most especially here in Manila, naka-express din kayo ng reklamo. Nasabi nyo rin sa buhay nyo, trabaho na naman, Lunes na naman, gigising na naman ako madaling araw,
pahirapan na naman, pagsakay ng jeep, lalakad na naman ako, tanghali ang tapat. My dear brothers and sisters, kung kayo nakakaranas ng ganyan, magpasalamat kayo. Imbis na magreklamo na magreklamo. Kasi ibig sabihin yan, my dear brothers and sisters, may trabaho kayo. Is this not a God's proof? God's proof of goodness to you? And how lucky you are kung nakikita mo sa iyong sarili, how lucky you are kung may nakikita mo nakakakain ka pa rin tatlong beses sa isang araw. How lucky you are kung may nauuwian ka pa rin pamilya at bahay pagkatapos ng trabaho mo. And how lucky you are kung nakakatulog ka pa rin sa kama. Kasi para sa iba, makatulog lang sila sa karton, okay na. Masaya na sila. Is this not God's proof of goodness to you? Hindi ba ito proof na ang Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, nararanasan mo? My dear brothers and sisters, siguro ito yung panyaya sa atin na every success or kada kamaliit na successes in our life, sana nare-recognize din natin kung tayo nakapasurvive daily in our everyday life, kung tayo buhay pa, kung tayo nakakalakad pa, kung tayo nakakakain pa, masabi din natin sa ating mga buhay, it is the Lord. Kasi ito lang, ito rin ang grasya. Ito ang kagandahang loob ng Diyos na ibinigay sa atin. Kagaya din ng mga disipulos, ma-recognize din natin na every day of our life, sinasamahan tayo ng Diyos. Every day, kahit na sa ating mga struggle, or kahit na sa ating mga temptasyon, kahit na sa ating pagkalugmok sa problema, kahit na makaahon tayo, kahit na makatanggap tayo ng biyaya, sana makita natin at masabi natin sa ating mga buhay na ito'y lahat dahil sa kagandahang loob ng Diyos. At masabi natin sa buhay natin, totoo nga, it is the Lord.